Siyempre, paano mga kasipra, this is again John from Acoustic One. And in today's video, so magkakaroon ulit tayo ng guitar tutorial. This time, it's a song coming from Goo Goo Dolls entitled Iris. So wag na natin patagalin to. Let's get it on. Tara, let's! Okay, same po ano mga kasipra. So, nagbabalik na tayo sa ating channel. And kagaya nga na sinabi ko kanina, so pag-aaralan natin ngayon ang kantang Iris by Goo Goo Dolls. Now, in this tutorial, so hindi tayo gagamit ng bar chords. So, lahat ng mga chords na gagamitin natin dito is open chords. Nga lang, medyo magkakaroon tayo ng not so familiar chords para at least kahit papano, masanay din kayo sa mga iba't ibang chords, hindi lang yung mga basic ones, okay? So, dito, ang kanyang key is actually in the key of B minor, okay? Pero, originally, kung titingnan nyo at isa-search nyo sa internet, ang kantang Iris is actually yung tinatawag nila na kakaiba yung tuning ng gitara nito. So, yung nagsulat ng kantang ito is ang ginawa niya, ito, yung pinakamakapal na string sa acoustic guitar. Okay, ito is in the key of B, yan, B for Bravo, yan. And then the rest of the strings, pababa, is ginawa niyang nasa key of B. Okay, so kakaiba talaga, no po. Pero hindi natin gagawin ngayon dito sa video na ito. Ang gagawin natin is standard tuning lang tayo, okay, again, nasa key of B minor, alright? So, umpisahan natin sa intro, ang mga chords niya is B minor 7. So, sa karamihan, ang B minor 7 is actually like this. Okay? Pero kagaya nga na sinabi ko, hindi tayo gagamit ng bar chords. So, ang mangyayari nito, ang ating B minor 7, ganito ang magiging forma. Ayan. Ayan. Ngayon, hindi natin patatamaan itong pinaka first string, yung pinaka manipis na string. Lahat halos ng mga string dito is gagamitan or i-strum natin, ayan, hanggang dito sa may second string lang. Yung first string, hanggat maring iwasan natin i-strum, iwasan natin. Dahil ganito lang magiging tunog niya. Ayan. Kasi kung kasama to, medyo, ano na eh, kumbaga, way off na siya. So, dito lang, ayan. Ayan, ganyan. So, ayan yung B minor 7. So, nasa may second fret, fifth string, yung inyong index finger, and then yung inyong middle finger is nandito sa may second fret, third string, ayan. And then yung inyong ring finger, okay, nandito naman siya sa third fret, second string. Yan ang B minor 7, okay? Ayan. And then susunod na neto is B minor 9, okay? So kung ito yung B minor 7, urong lang natin yung ating ring finger, second string pa rin, pero nasa may second fret na. Yan ang B minor 9, okay? Ayan, okay? And then, G6, okay? Kung yung G is ganito, or yung ganito, ayan, ang G6 naman is, again, hindi nga natin patatamaan yung ating first string. So, ang mga chords or ang mga string lang neto is, ito, yung inyong ring finger is nandito sa may third fret, second string, and then yung the rest, parang yung regular G chord din. Okay, yan. So, third fret, sixth string, yung middle finger nyo, and then yung index finger nyo is nandito sa may fifth string, okay, second fret. Yan. Yan ang G6. Okay, yan. Ayan. So, ang mga chords sa intro is, again, B minor 7. So, ganito magiging strumming niya, mga kasipra. So, umpisa natin sa B minor 7. Yan. B minor 9. And then G6. Ayan. So, dalawang beses niyong gagawin yung intro. Okay? And then, after nun, verse 1 na. So, sa verse 1, ang magiging chords niya is D suspended 2. Again, hindi natin gagalawin yung first string, yung pinakamanipis. So, yung D suspended 2, ang kanyang forma is yung inyong index finger, nandito sa may second fret, third string. And then, yung inyong ring finger is nandito sa may third fret, second string. Yan ang D sus 2. Ayan. And then, yung susunod naman is E minor 7. Okay, so ang E minor 7, kung ito ang E minor, yan.
So, familiar na kayo dyan. So, iiwan nyo lang ang inyong ring finger dun pa rin sa may 3rd fret, 2nd string. Ayan. Ayan. And then G6. Okay? And then, sumunod naman is B minor 7. Ayan na. So, papasok na tayo. B minor 7. And then, A sus 2. Yung A sus 2, kung ito ang B minor 7, ayan, yung inyong index finger, ibababa nyo lang ng isang string. So, nasa 2nd fret pa rin siya, pero nandun na siya sa may 4th string. Ayan. So, kung ito yung B minor 7, nasa 5th string, yung A sus 2 naman is nandito sa may 4th string. 2nd fret pa rin. Ayan. And then G6. Ayan. Parang ganito strumming niya. Ayan. So, pagkakantahin natin, don't give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. All I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. But sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. Ayan, okay? So kung mapapansin natin, apat na beses natin gagawin yung mga chords na yon. So salitan siya. So again, yung first part ng verse, so D sus 2, E minor 7, G6, and then B minor 7, A sus 2, G6. So, apat na beses yon. And then, after nun, chorus na. Okay? So, sa chorus naman, ang kanyang mga chords is madali lang. So, B minor 7. And then, A sus 2. So, katulad nung sinabi ko kanina. So, B minor 7, yung inyong index finger, nandito sa may 2nd fret, 5th string. Ayan. So, ibababa nyo lang sa may 4th string. 2nd fret pa rin. So, yun yung A sus 2 naman. And then, G6. I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Ayan, okay? Apat na beses yung sa chorus. So, ibig sabihin nito, yung B minor 7, A sus 2, at G6, apat na beses yung gagawin yan. So, you can sing along habang sumisipra kayo para at least malaman nyo rin. And then, after na nun, interlude na. So, sa interlude, ito na yung parang short ad-lib. So, yung interlude niya, ganito naman ang mga chords. So, B minor 7, tapos A sus 2, and then D sus 2. Okay? And then, balik uli, B minor 7, and then A sus 2, and then G6. So, isang beses nyo lang gagawin yon. Again, recap. So, B minor 7 sa interlude, and then A sus 2, and then D sus 2, and then B minor 7, A sus 2, and G6. So, one time lang yon. And then, verse 2 na. So, sa verse 2 naman, ganun din ng chords katulad sa verse 1, nga lang, dalawang beses nyo lang uulitin. Okay? So, kung sa verse 1, apat na beses yung D sus 2, E minor 7, G6, B minor 7, A sus 2, G6. So, apat na beses sa verse 1. Sa verse 2 naman, dalawang beses lang yon. And then, pasok na uli sa chorus. So, sa chorus, ganun ulit. B minor 7, A sus 2, and then G6. So, and I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Ayan. Tapos, pasok na sa bridge slash interlude. Okay? So, ito na yung parang instrumental ulito to give way sa ad-lib, yung pinakamabang chords natin sa solo part. So, before that, ito muna yung bridge interlude. So, mga chords niya is kagaya lang din dun sa first interlude natin. Okay? But this time,
dalawang beses natin gagawin yung chords na B minor, A sus 2, and then D sus 2. And then, B minor uli, A sus 2, G6. Okay, so ganito siya. Okay, so dalawang beses yon, and then papasok na dun yung parang aarangkada na may distortion. So yung ganito siya, yung... So ang chords nun is B minor 7, B minor 9, and then balik uli sa B minor 7, and then punta sa G6. Okay, so ganito siya. So, ganito ang, kumbaga, parang siprahan yan. So, B minor 7. Tapos, B minor 9. Tapos, isang B minor 9 uli. Tapos, balik sa B minor 7. Tapos, G 6. So, apat na beses yung gagawin yon. So, ulitin natin. So, after nun, ad-lib na. So, doon na papasok ngayon yung, kumbaga, sa pinaka-lead part niya is yung tenen, tenen, yun. So, mga chords niya is G6, tenen, then D F sharp, tenen, G6, tenen, B minor 7, tenen, G6 uli, D over F sharp, then, B minor 7. Tapos, after neto, ito na yung parang bagsakan ng mga chords. So, B minor 7, and then A sus 2, and then D, and then E minor 7. Okay? Pero ang bagsakan niya is ganito. So, yun. Tigda dalawang bagsak. Tapos, balik uli sa G, D over F sharp, B minor 7, and then B minor 7 uli. So, ito na yung bagsakan uli, yung... So, mabilis ang lipatan yun eh. So, kung ulitin natin yung ad-lib, ganito siya. Tapos, balik uli sa B minor 7. Ayun. So, mapapansin natin yung pinaka-main solo niya after nun, magkakaroon ng interlude, yun yung short ad-lib na kung saan acoustic guitar na lang yun eh. At parang may ukulele pa ron. So, ano na siya, kumbaga slow pacing na. So, yung sa interlude, ganito siya. Ulitin natin yung kanina. B minor 7, A sus 2, D sus 2, and then B minor 7, and then A sus 2, G, or G6. So, dalawang beses nating ulitin yon sa pa. Then pause sa G. Tapos pasok na dun yung chorus. So, and I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand when everything.
things meant to be broken. I just want you to know who I am. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's meant to be broken, I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. After nung mahabang chorus na yon, outro na siya. So sa outro is yung slow pacing uli. Parang kagaya nung do sa interlude natin. Slow pacing, so B minor 7. A sustud, and then B minor 7, A sustud, G, isang ulo lang dule, B minor 7, A, D, B minor 7, A, G, or G6. Ayun. Yun lang yan. Good job! At yung pong guitar tutorial na naipresent ko sa inyo ngayon, I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Acoustic One at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga kasipra, maraming salamat at God bless.